Nako karon sa Nagarlan, Laguna, og mo ni ilang tourist spot ang gingon nila og underground cemetery. Tapos na ako noy apelyido diri nga Montreal, tanaw na to karon. Pero ako sa ipakita sa inyo ang katong akong gagian sa likod aning kamera. Kana mo na siya ang ilang entrance, then mo ni ang ground. Walay makita nga lubong diri sa pikas. Oh. Ha? Naa si lubong. Oh, tato ta dito. Ta. Dayon, nakilid mo ni sila ang ilang murag chapel or entrance ba ingon di sa ilang cemetery. Then there is a right side. Na ay gilubong dire nga Montreal. Montreal, born 1864. Sige, usab. Montreal. Eulalia Montreal, born 1864, died 1937. Uy, igagaw na ko ni. Igagaw, luka, kaapuhan. So? Yan ang natin Montreal na ay. Nagyapun. Montreal, Eulalia Montreal. Born 1864, died 1937. Yo, video nga niya, gumawang dokumentary kasi meron tong Corona na alaala ng mga. Napad ya? R.I. Natalia Montreal, R.I. Spelling. Oy, na wrong spelling, pero maora ni. Maora ni, napad rin. Okay. Natal, 67 years old. Pangita po dito. Oy, doon na sa kong birthday ba? In memory of Natalia Montreal, na wrong spelling. January 7, 1956, namatay. Okay. So. I'm scared. Okay. Okay, bato na mi karon, pasulod na mi sa ilang gitawag og underground cemetery. Makita mo ito sa YouTube. Okay? This is the entrance. Registration. Oh, registration. Oh, remove your flash. Walang flash daw sa loob. Okay. Video naman to eh. Video lang, okay lang. Okay lang video? Okay. Merong Montreal doon. Mag-anak mo yun. Merong Montreal doon. Ang layo naman. Meron may spilling na layo. Baka dito galing yung mga ninuno namin. Buhol sila eh. Meron doon din. Pagsulod diri, tinahanglan nga mo rehistro. Busa. Dad, may Montreal talaga. Taga rito. Yehey! Kaila, kailan piyesta? Mamista ako rito. Okay. Mag-register sa ako kay aron ma-record diri ang akong ngalan nga si Montreal ko. Teka sandali. Unsa ka niron? 5 percent ko niya rita ana. Oo. Before after okay, okay. Historical background muna tayo dito. Briefing muna tayo. Oh, asa rapid? Karon dito. Oh, sige, karon. Unsay lagi spelling sa Eduardo? Eduardo yun. Naro? Naro? Nandito. Nandito? Okay. Balik sa, sige, lingkod sa mo dere kayo, mag-briefing ta. Good afternoon. Andito po tayo sa Nagarlan Underground Cemetery. Ito pong cemetery ay ginawa dito sa bayan ng Nagarlan. Panahon po po ng pagsira sa Pilipinas. Noong po taong 1845.
ang ating pong builder ay Parang Kastila. He was a Franciscan missionary assigned here as parish priest during his time. His father is Saint Ebeto. At ang sementeryo pong ito ay ginamit as cemetery mga nagkarleños from the time of Father Bello in 1845 hanggang noong pong taong 1981. Noong 1981 po, we stopped using the cemetery kasi po ang lugar na ito ay diniklare na isang National Historical Landmark. Bakit po siya historical? Way back 1896, when Visibula po yung revolts against Spanish, yung po mga revolutionary leaders of Laguna used the underground portion as a secret meeting place. Okay, dahil po dito, noong taong 1981, sa visa po ng Presidential Decree numbers 216 and 1505, this place is declared National Historic Landmark. Okay, as I've been saying after the declaration, wala na pong paglilibing. Saan na nililibing? Ay matagal na rin po naman nagkaroon ng municipal cemetery at current 1910. Nagkaroon na rin ng municipal cemetery. So, nung nga pong 1981, stop using the cemetery. Then, dahil nung nga po ang lugar, we have to restore the place. So, the restoration project started 1982. Tapos po yun. Noong pong ang ilalim po ay meron lang po tayo doon na 26 na nicho. Ito lang po yung area nun. And if you will notice, we have limited numbers of tombs in the underground. Kasi po, during the Spanish time, selected few were being buried there. Only those who belong to the upper class of the town. Yung lang mayayamang taga nagkarlan. Ito rin sa taas? Later na yan, nandito sa taas. Sabihin ko rin po yun. At yung pong sinasabi natin town's privilege, sila po yung mayayaman niya, pinakamayaman sa bahay ito. Yung mga influential people kung nagkaroon, isawa po yung mga pangalit. Then ito pong niches on the wall, yan po yung for the residents of the town. Ginamit din po ang ground as graveyard nung araw. Tatandaan ko pa, meron akong isang lolong nakalibing dyan sa ground. Kaya lang, during the restoration, yung identified tombs were being transferred on the vacant niches on the wall. Ngayon, yung pong unidentified tombs na nanatili sa wall. Doon sa ground. Okay, meron po kayong tanong? Hindi sabihin mo, nagkakito talaga yung nilono, hindi doon sa loob. There's also a town in, saan yun, no? Masbate na Montreal talaga. Para kasi siguro nakakalat yung... Hindi kasi pagbola naman, ano talaga nila sila. Hindi mo alam kung saan nag... Meron ganun eh. Yung lahat adventurer, yung mga kamag-anak mo, maalis sa lugar na yun, doon nag-migrate. May kasabihan kasi na ang taga-buhol, negosyante sila. Pag lahat ng palingki sa Pilipinas, may taga-buhol daw talaga. Bumibigat ang buhol, pag may umay na kanyang pesta. Mama, may isang briefing. Okay, ito namin dito sa Obos. Ito, dito. Minteryo na. Oh, we are open only from Tuesday to Sunday. Mato sa Obos. Tana, mato na ta. Monday, usually ang museum. At saka ang usually yung. Kailangan mo si sister na Clarito.